everybody. Lagi ko na lang kayong ginugulat, sorry naman. Dahil lagi ko kayong ginugulat. Hello everyone. Ang dami ko nababasang comment, nagugulat daw sila sa hi everyone! Hi, hello everybody! Okay, hi everyone! Welcome back sa ating channel. Today, as requested, ang dami nagre-request nitong crayons ng HBC. Ayan. So, nandito siya sa brown paper bag. Ayan. Ay, kakulay siya ng nails ko. O, diba? Sinakto ko talaga. So, meron tayong BB cream. Meron tayong pressed powder dito. We have blush. Lipstick. So, hindi ko alam kung ito na yung entire line, yung crayons ng HBC, but ito lang yung available. Alam nyo ba, dinayo ko pa to? Kung hindi nyo pa napanood yung vlog, ayun, nasa vlog, naligaw kami ng nanay ko. Pero dinayo ko talaga yan kasi gusto kong mag-try ulit ng HBC nung last na review ko ng HBC, 2014 pa yata. So, ibang video yung Sansan talaga. So, ngayon magfo-focus tayo sa crayons. And may lakad ako ngayon kaya, hello, bagong ligo. Buti na lang hindi ko na itapon yung resibo. Ayan, nandito yung resibo. Mahaba yung resibo natin kasi ang dami kong binili na Sansan dahil nga minsan lang ako mapadpad sa Sansan. Dati may HBC dito sa Robinsons, Manila. Ngayon, wala na. Hindi ko na siya makita. Or talagang wala na yata kasi ilang taon na rin eh. So, ayan, naglalagay lang ako ng moisturizer bago natin i-apply yung BB cream. Ang gamit ko is yung IY Korea Aqua Moisturizer. Ang sakit ng pimple ko. Nagmumura talaga siya. Ayan, nakikita niyo ba? Parang nga siyang tumitibok-tibok pa eh, oh. Ang sakit! Sobrang laki. Balita ko, dalawang shade daw meron ito, pero isa na lang yung natira. Nung tinanong ko yung sales lady dun sa HBC, hindi niya ako masagot. Tinatanong ko kung meron pa bang ibang shade. Kasi based dito sa nakikita ko, parang wala. Walang nakalagay dito kasi kung anong shade siya. Natural beauty, or siguro merong isa pa. Baka natural beauty, or ano yung isang beauty? Natural beauty or... Pero may nag-comment nun sa vlog, kaya sa inyo ko pa nalaman. Bakit kaya ganun, hindi man lang nila alam? Eh, samantalang bago to, dapat aware sila kung ano yung mga shades. Hindi nila alam. So, ito yung itsura niya, guys. Yung crayons, BB cream, natural beauty yung aking nakuha. Okay, so hopefully itong natural is natural talaga, ha? Bakit ganun? Parang bukas na. Okay, meron tayong emergency situation na nagaganap. Lumalabas siya. So, ayan yung shade. Medyo kinakabahan ako kasi parang dark siya. Nanatan, ha? Na, hindi naman. Hindi naman. Pero, girl, ang coverage. Wow! Sige, apply muna natin using my fingertips. Dahil ang BB cream, sabi-sabi, mas maganda daw kung fingertips. Very good ang crayons. Ang natural ay natural talaga. May iba kasing brand. Hindi, real talk. May ibang brand na naglalabas ng natural. Hindi naman talaga natural yung kulay. Ito ang natural talaga. Mabilis siyang mag-set. Okay, gagamitin ko yung aking brush. Try muna natin siya with a brush, ha? Okay, yung shade, guys, sa akin is okay lang, ha? Little dark than the usual na mga ginagamit ko. Pero, okay lang. Hindi naman acidic yung aking face. Mamaya natin malalaman kung mag-oxidize siya or what. Okay, sa brush, okay naman siya. Medyo matigas. Alam niyo yun, hindi ganun kadaling i-blend. Pero nabiblend naman. Medyo struggle lang ng konti. Parang maganda ang sponge dito. Sige, try natin with a sponge sa kabilang side. Pero, ayan guys, i-compare muna natin. So, ito yung may BB cream. Very natural. As in, natural beauty siya. Hindi halatang merong something. And ito yung wala. Ayan, kitang-kita pa yung mga blemishes ko. So, try natin sa sponge, ha. Damp to. Natakpan niya kagad. Oh, ang ganda ng coverage. Grabe yung mga local brands ngayon, ha. I mean, hello. Sobrang level up sila. Pagdating sa foundation, sa lahat actually ng makeup products, and I'm really happy na alam niyo yun kasi locally available and hello, Filipino brands. Talagang nag-aano na sila, nagle-level up na sila pagdating sa makeup. And I'm here for it. Wow! Wow! Ang ganda! Mas na-enjoy ko yung pag-a-apply dito sa sponge. And yung kanyang coverage is amazing. Okay, ayan, nakikita niyo pa. May dewy-dewy, so hindi siya totally matte. Hindi na ako maglalagay sa leeg kasi kakulay na sila halos.
Maglagay pa ba ako? Sige, maglagay tayong konti. Kung ano lang yung natira sa sponge. Ang ganda ng coverage, girl. Kanina kitang-kita yung aking blemishes dito, yung mga pimple marks, ganyan. Yung pimple ko, ayun, nagmumura pa rin naman siya. Medyo nahimasmasa na siya ngayon. Kanina, nagmumura yung pimple ko eh. Mas gusto ko yung sponge. Kaya, babalikan ko yung sponge and iaano ko dito. Iaano, ayan, idadab. Ayan, dito sa kabila. Kasi sa brush, parang may lagkit. Dito sa sponge, wala eh. So, what can you say? Ang ganda ng coverage. And actually, sa normal skin or sa dry skin, kahit hindi na kayo mag-powder, this will do. Pero wala akong tiwala. Medyo may pagka-tridor yung aking oily skin. Guys, ang presyo nito, 89 pesos lang siya. Holy God! Grabe! Hindi ko talaga in-expect. Wala siyang amoy nakakaiba sa kanya. And hindi rin siya amoy lotion. Hindi siya mabango. Pero wala siyang amoy, in short. Meron ako dito ang dalawang pressed powder. Isang warm beige and isang fair lady. Ito si fair lady. And then ito si warm beige. Can I just say yung kulay niya? Kamukha nung sa Generation Happy Skin. Yung kay Catherine Bernardo, no? Yung kulay lang naman, pero iba naman yung shape. May kasama siyang sponge, pero hindi ko gusto yung sponge na ganito. Yung parang medyo rubbery, ayoko ng ganyan. So, i-compare natin yung dalawang shade. This one is Fair Lady and this one is Warm Beige. Tingnan ko muna. I think pwede na sa akin yung Warm Beige. Hindi naman siya ganun ka dark. So, gagamitin ko yung aking brush dahil ayoko talaga ng sponge, guys. Dito muna sa kabilang side. Wala akong napansin na naitulong niya sa coverage. Ganun pa rin naman. Pero naging powder finish na. Wala na yung lagkit. Pansin niyo, hindi ko nilagyan yung kabilang side kasi pala kong mag-bake dito sa kabila. So, kunin natin yung aking Nichido Final Powder. Sakto naman kasi, meron akong lakad ngayon. So, usually sa mga ganong lakad, pupunta ako sa bangko. So, sandali lang. Para magra-run lang na errands. Alam niyo na mga lakad ng nanay, sandaling lakad, ganyan. Ito usually yung makeup na ginagawa ko. Mga pang everyday lang. Okay, sa kabila magbe-bake ako. Para ma-compare natin kung ano yung mas okay. Kung naka-bake ba, or yung pressed powder, okay lang. Pero, pero parang alam ko na yung ending nito, guys. Kasi baking is life, especially sa oily skin. Ang price niya is 99 pesos. So, mas mahal siya dun sa BB cream. Maglalagay lang muna ako ng aking kilay and I will be back. Okay, luto na. Woo, luto na. Yung ating binake. So, blend lang natin. Gusto niyo pa bang malaman kung ano yung mga ginamit ko sa ibang parte ng aking pagmumukha? Ayan yung listahan nasa description box. Pero sasabihin ko na rin, ang ginamit ko sa kilay is yung Maybelline Define and Blend Brow Pencil in the shade Natural Brown. Pinatungan ko ng Gimme Brow ng Benefit Mascara to dun sa brow mascara. And then sa eyes, nagmascara lang ako. Ito yung paborito ko ngayon, guys. Napakaganda. Maybelline Total Temptation. Halos araw-araw ko itong ginagamit. I highly recommend it. Hindi ko kasi nasama yan doon sa best of the best. Kasi nga, local brands lang yung na-feature ko. Pero let me know kung gusto nyo ng hindi local brand. Or, hindi local brand. Local brand pa rin. I mean, locally available. Pero international brands. So, yun. Let me know. Kahit na hindi locally available. Kahit sa online shop. Pero yung talagang most used ko. Yan. Okay. So, yun. Nasa mascara. Ang ginamit ko sa aking contour is yung Confirm ng Vice. So, okay. Let's move on sa Cheek Blusher Soft Glow. Okay. 89 pesos din siya. Siguro yun na yung pinaka-shade niya, no? Yung Soft Glow. Hindi ko alam kung maraming shades yung available kasi nga, ito na lang yung natira. Ay, may kasama siyang puff. Ang cute ng puff nila. Sana ganito na lang yung sa pressed powder. Ganito yung gusto ko. Yung parang, velvety. Yung parang ganito, yung sa ginagamit ko na velvet sponge. Ayan, yung may ganyan. Maganda siya sa pulbo. Hindi siya rough sa skin. Walang tugging pag in-apply mo. So, try natin gamitin yung sponge or yung puff. Gusto ko yon. Okay, ayan yung kulay niya. Tingnan natin ha. Ayan, cute naman. Ngayon lang ako naka-experience ng... Ngayon nga lang ba? Oo, parang ngayon lang. Kasi diba pag blush, ang laging ginagamit is brush. So, ngayon lang ako nakatry nito. Kaso, yun nga lang parang nakukuha rin niya yung powder. Try natin yung brush doon naman sa kabilang side. Meron siyang sheen yung blush na to, guys. So, medyo na-emphasize niya po yung aking visible pores. Nakaka. Guys,
Na-emphasize na talaga yung pores ko. Oh, diba? Kita niyo ba? Gusto niyo pa close pa? As in, ayun, sobrang zoom. Ayoko sana ng mga ganito, sobrang zoom in eh. Parang ganito tayo ka-close. Sige na nga. Ayan, okay. Ayan o, oh, na-emphasize niya yung aking visible pores. Nalungkot ako. Dito ko na lang siya ilalagay sa gilid. Hindi na dito kasi hindi ko na kailangan mag-highlight. Yun lang. Pero hindi ko gusto yung blush. Nalungkot yung pores ko. Oh, na. Yan, pumangit na. Okay na yung BB cream eh. Okay, so mag-lipstick na tayo. I have Natural Lips and Pouty Lips and Kissable Lips. Lahat iswatch natin sa labi. Ang presyo nito, 89 pesos din isa. Ang mura ng makeup nila, no, grabe. Pero natutuwa naman ako, syempre, kasi gusto ko talaga yung mga ganyan, yung mga mura lang. O siya, sige, unahin muna natin si Pouty Lips. So, ayan yung itsura. Ito yung swatch. Uy, ang ganda ng pigment. Mm-hmm. Maganda siya sa skin, pero nilagay ko dito parang very sheer. Nakikita pa rin yung labi ko. Hindi ako fan ng lipstick. Zoom in natin ulit. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Hindi ko gusto. Parang yung mga magic lipstick na nabibili sa Divisoria. Ganito yung itsura. Parang hindi even yung itsura. Pag malayo, keri boom-boom lang eh, no? Pero pag malapitan... Tsaka nagsasettle siya sa lines ng labi. O sige, ayan, binawasan ko ng konti. Nagsasettle siya doon sa lines. Next shade, try naman natin si Kissable Lips. So, ayan siya. Medyo matingkad yung mga kulay nila, no? Parang pang teeny bopper. Teeny bopper? Ang pang... Guys, ang tsaka. Ano to? Tingnan niyo yung tsura. Ano ba yan? Crayon, sorry. This is not... better luck next time, crayons. Parang hindi ito yung... Ha? Parang siya ano, yung mga makeup na pambata. Ganun lang. Hindi siya makulay. Kulang siya sa pigment, yon. Okay, last shade, we have Natural Lips. Natural Lips, sige naman na. Sana umukay ka na. Okay, ayan. Yun yung pinakamagandang shade para sa akin. Okay. Alam niyo tong lipstick na to, parang hindi niya alam kung lip balm ba siya or lipstick. Parang medyo may identity crisis siya, no? Kulang talaga sa kulay. Tsaka tingnan niyo, sobrang uneven ng itsura niya sa labi. So, ang gagawin ko na lang is, ganyanin na lang natin. Para lang magkakulay yung labi. Kasi nagsasettle din siya sa lines, kaya hindi ko... gusto. Yung kulay niya, sumisiksik dun sa lines. So, ayan. Pero, mukhang fresh pa rin naman. Ganun na lang gawin natin, no? Pinakamaganda si Natural Lips. Ito yung sa tingin ko, ha? Sa tingin ko, ito yung pinaka-forgiving dito sa tatlong to. Hindi ko alam kung ilang shades in total meron sila. Pero, kulang siya sa pigment. Hindi siya yung mga matte. Hindi, kahit sa atin na lipstick, eh. Meron namang ganun, eh. Nakapagka nilagay mo sa lapi, maganda yung pigment, ba? Diba? Yung color payoff. Pero ito, bagsak siya sa color payoff. So far, ang aprobado pa lang sa akin is yung BB cream, eto, and yung powder. BB cream and powder pa lang yung okay sa akin. Yung lipstick and yung blush. Babalik ako mamaya for updates kung kumusta na siya sa aking face. And so far, guys, yung BB cream is 89 pesos. Parang pag sinabi 89 pesos, parang, 89 pesos! And ganitong coverage, amazing! Ang galing, ang galing-galing. Okay, alam ko tatanungin nyo ako, to be honest. Sa ngayon, after ilang minutes mula nung in-apply ko siya, masasabi kong mas maganda to kaysa dun sa Ever Bilena ng All Day Foundation. Mas matte siya and mas, I think, mas okay sa oily skin. Pero, ayoko pa munang magsalita ng tapos kaya nga mag-update tayo mamaya kung kumusta siya sa aking face. Pakita ko muna sa inyo on natural light. Ating oras na yung lumipas, guys. Okay, isa't kalahating oras na ang kinis niya. At saka yung natural, okay sa akin. Sorry, malakas yung hangin. Hindi ko lang po naririnig nyo ako. Ang hangin. Ayan, tingnan nyo. So, ito siya on natural lighting. It looks really good. Sige, mag-selfie tayo. Maganda siya, guys. Ang kinis ng itsura. 89 pesos. Pero sana magtagal siya, yun lang. Pero I love it sa ngayon. Oily na ba? Di, paano?
And siguro mga 5 oras na yung nakalipas. Oh. Alam mo ba, 89 pesos lang yung gamit. Alam ba? Yes. Saan mo binili? HBC. Oo, oh, yung crayons. Yung mga saan? Oo, oh, yun. No, ang fresh mo. Dati mo high school, ang tinukong talaga ba? Wala kasing malapit na HBC sa amin eh. Hello guys! Quick update lang. Alam niyo bang 8 oras na yung nakalipas? Dito sa side na na-bake ha, dito, sobrang oily ko na, obviously. Kailangan na natin mag-blot. Hey! Asan yung blotting paper ko dito? Wait lang. Kailangan ko nang bumili ng blotting paper kasi paubos na yung sa akin. Anong ginagamit niyo guys na blotting paper? Maisasuggest niyo. Kasi ang ginagamit ko ngayon is Gatsby, yung gray. And meron pa ako natira nung Mary Kay na oil blotters. So ito yung ginagamit ko ngayon, yung Gatsby. Malapit na siya maubos. Konti na lang. So, kung meron ko yung masasuggest guys, ha, please. Ito kasi parang may powder. So, ayan, kitang-kita nyo naman. Zoom in natin. Ayan, kitang-kita nyo naman guys, kahit sa kilay. Ayan, mas oily talaga tong part na hindi binake. Kaya nga, baking is life talaga para sa oily skin. Okay, so ito, hindi masyadong oily. Unlike itong side na to, obvious na obvious. Pero in fairness ha, 8 oras. Ngayon pa lang ako magbablot. Kumain kami na ramen sa Ramenagi. So, ayun, syempre kapag kumakain ka ng mainit, masabaw, medyo, you know, medyo pagpapawisan ka ng konti, and kasabay nun, ang pag-oil up. Dito sa side na to, wala akong nakikita ang parang nagbubuo-buo. Dito, parang meron. Ayan o, dito sa side na to. Siguro nga kasi dahil dun sa powder. Well, ever since talaga, kapag ginamit ko pressed powder sa pag-set, mas mabilis talaga mag-oil up yung skin ko. Kaya talaga, ng baking. Baking, guys. Para sa mga oily skin, baking. Feel na feel ko yung aura ko kanina. Kahit simple lang yung makeup ko. Alam niyo yung parang I'm proud of my skin. Parang ganun. Tapos, okay lang yung shade na natural sa akin. Kagaya na sinabi ko, guys, maliwanag lang yung ilaw ko dito, pero morena po ako. Ang ganda talaga. Ang ganda yung BB cream. Grabe yung BB cream. Talaga, wala akong masabi sa kanya. It's very nice. And 89 pesos. Hello! Gusto ko siya talaga, promise. Yun nga lang, nagkikrisp siya dito oh, sa aking taluka. Pero okay lang yan. Pag naka-eyeshadow siguro. Huwag na lang natin lagyan ng BB cream. Pero pag nag-eyeshadow naman ako, hindi ko naman na nilalagyan yan. Pero yun lang talaga. Yun lang, yung pag-crease lang dito. So, expect nyo na kung meron kayong mga fine lines, baka. Pero, yun ang maitutulong ng primer para hindi siya mag-settle sa mga lines. Yung lipstick, where na you? Wala na siya. Wala na yung lipstick. Yung blush, ayoko rin talaga ng blush. Pero, grabe yung BB cream, guys. Grabe talaga. Kaya pala nanganganib na nung pumunta kami doon. Alam nyo bang halos wala ng stock? So, ayun. I like it! I like it. I think ito na yung pinakamura na nagustuhan kong BB cream. As in, very good talaga. I highly, highly recommend this sa merong oily skin. Gora na kayo sa pinakamalapit na HBC. Hindi kayo magsisisi. Promise maganda siya. So, sa mga nakasubok na nito guys, feel free to comment down below kung pareho rin tayo na experience. Sobrang love ko siya. Love at first sight. Parang ganun. Sa murang halaga, 89 pesos. Okay, so yun lang. Tonto ko ako kasi ang mura-mura niya talaga. So, yun lang. Maraming salamat. Ba't palakpak ako ng palakpak? Ano bang meron? Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. I will see you again on my next one. Bye! Ay! Nakalimutan ko! Wait, magpipicture ako and mag-i-insert ako ng photo with flash para makita niyo kung maganda siya with flash.